Yo, what's up guys? Don Chef Vinci here. Ay, nako, sana hindi tumuloy tong ulan na to. Kasi if ever man na mangyari yan, patay tayo yan. Gawa nang may dara-dara tayong pusa. Anyway guys, in this vlog, classic moto vlog lang muna tayo ngayon. Like wala tayo masyadong content in regards sa paglalala move, pagkapit ng parts, review, etc. Classic moto vlog. Kumbaga, kakausapin ko lang kayo sa mga bagay-bagay. At the same time, bibigyan ko lang kayo ng kwento, bibigyan ko ng opinion, etc. Ganyan. Hindi naman sa pagjajam sa bandwagon, no? Pero alam nyo naman na trending ngayon yung Thai content ni Sir Zack. Actually, nakatatlo na siya ngayon, tutusin. And bago ko simulan tong kwento ko na to, bigyan ko muna kayo ng context para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung saan ako nanggagaling, no? So yun, last May yata, around May 2021, naglabas si Sir Zack ng Thai content. Una muna post yan eh. Post lang muna regarding sa Thai content. Noona kasi, hirap kaming intindihin, maintindihan yung Thai content ni Sir Zack. Although hindi kami nag-react ng violently, wala kaming reaction, more like natatawa pa nga kami kasi maraming naapektuhan sa post ni Sir Zack. Basa-basa kami ng mga comments at ang pinopoint out nila, mga nagko-comment doon is yung mga gentong gawain, mga gento, si ganyan, etc. etc. Sa tingin nila parang pag sinabi nilang Thai content, na pagkakaintindi nila sa Thai content is parang literal na walang kwentang content, parang ganun. Then eto, naglabas si Sir Zack ng part 2 na kung saan nagbigay siya ng warning sa mga motovloggers at nilinaw niya yung tinutukoy niya sa Thai content is yung mga illegal na gawain. Mas lalong nalinawan yung mga tao ngayon regarding doon. Kasi nga, yun nga, at least alam na nila kung ano talaga yung pinopoint out ni Sir Zack, yung mga illegal na gawain. So, ano sa akin? Ano naman sa akin yung Thai content na yan? Hindi ko sinasabi sa vlog to, hindi ko minimension sa inyo, hindi ko nire-reveal sa inyo to. Pero around last week ng July, nasa Caloocan ako, tumawag sa akin si Casey. Meron daw kasing letter na dumating sa bahay from LTO. Iniisip ko, ha? May letter ng LTO? From LTO? Okay, sige. Anong nilalaman? Ang nilalaman ng letter guys is show cause order. For context, pinadalan ako ni LTO ng show cause order kasi may nag-report sa akin sa ginagawa ko based sa video na ina-upload ko sa Facebook at YouTube. Nagtaka ako, anong video ko ang nag-cause ng report para bigyan ako ni LTO ng show cause order. Nung una, akala ko ang tinutukoy na video is yung mga nasa page ko na re-uploaded, na binibigyan ko naman ng credit, na hindi naman talaga ako yung nagpapatakbo ng motor, na hindi naman ako yung nasa video, na re-uploaded lang. Yun ang una akala ko. Kasi yun nga, talagang kakamutehan yung ginagawa ng mga re-upload ko sa Facebook, no? Pero, laking gulat ko na ang nireport palang video is nung nag-review ako ng ECU sa RC200. Yun ang nireport na video guys. And kung matagal na kayo sa channel ko, matagal na kayo sumusubaybay sa mga vlogs ko, yung video na yan na tinutukoy ko, matagal na siya naka-upload sa YouTube. Way back 2019 pa. And then nire-upload ko lang siya netong 2021 sa Facebook page ko. Yun yung reason kung bakit ako na show cause order. Kasi sa video ko na yun, aminado ako sa ginawa ko na nag-top speed ako sa public roads guys, which is talaga mali. Although ang nasa isip ko kasi nun, nasa utak ko nun, mag-review lang ng product na pinapareview sa akin, yun lang. And in order na mabigyan ko kayo ng information, in order na mabigyan ko kayo ng proper review for that kind of product, I have to test it. Kailangan ko siyang i-test para mabigyan ko kayo ng proper information, proper review. Kasi kung hindi ko siya i-test, hindi ko mapapakita yung performance na binigay ng product,
Eh, parang incomplete review yun. Hindi ko masasabing review yun, di ba? Yun yung reason kung bakit ako na-show cause order. And then, doon ko rin na-realize na, oo, mali talaga yung ginawa ko. Kasi instead na sa racetrack ko ginawa yung review na yun, eh, ginawa ko siya sa public roads. Even though na ini-inform ko kayo bago ko gawin yung mga ganong klaseng bagay na sinasabi ko sa vlog na wag nyong gagawin to, delikado to, etc, etc. Doon ko na-realize na hindi pa rin pala enough yung ganong klaseng reminder. Kumbaga, action speaks louder than words, ika nga, diba? Kaya kung nagpapakita ka ng mga katarantaduhan sa video mo and then sasabay sasabihin mong wag nyong gawin, wag nyong ganin, etc. Hindi pa rin yun enough para masabing nag-remind ka. So yun, pumunta ako ng LTO, sinettle ko yung kaso ko dyan sa show cause order na yan. And then yun, kinausap naman noon ng LTO. Sabi ko, hindi ko naman talaga laging ginagawa yan. Kasi more on content ko now, especially nung around 2020 hanggang ngayon, puro ano lang talaga, puro paglalala move, kabit ng pyesa, etc, etc. Puro ganyan lang. Puro ganyan na lang ang kinokontent ko ngayon. Wala na yung mga parang high speed riding, kamote riding, mga ganyan-ganyan. Wake up call na rin sa akin yung show cause order ng LTO na magpakita ka pa rin ng pagiging responsible rider sa channel mo, sa videos mo, ganyan. Kasi iba na talaga ang ano ngayon. Paghuli ng LTO or ng mga enforcers, digital na kung tutusin. And by the way, hindi pa naglalabas si Sir Sack ng second part ng TAE content na kung saan nag-warn siya sa mga motovloggers na manghuli na nga ang LTO. Hindi pa siya naglalabas ng ganong kasing content, guys. Pero na-show cause order na ako ng LTO. Bigyan na ako ng show cause order ng LTO. After lang ng show cause order ko sa LTO, saka naglabas si Sir Sat ng TAE content vlog part 2 na kung saan nilinaw niya at nagbigay siya ng warning sa mga motovloggers na gumawa ng tama sa kalsada. So, anong pinapoint out ko, guys? From now on, wala na kayong makikita sa channel ko na mga vlogs or videos na nangangamote. Tatanggalin ko na yan. Wala na kayong makikita dyan. Tulad nga na sinabi ni Sir Sack sa part 3 ng vlog niya, huwag kang maging slave sa gusto ng mga tao. Maraming paraan para ma-express mo sarili mo, pero huwag sa maling paraan. Nagbago na ako, guys. Makikita nyo naman sa channel ko eh kung yung mga content na ina-upload ko, kung yung mga ginagawa ko ngayon sa buhay ko. Pero yung pagiging kamote, pagiging nagta-top speed or what, tinigil ko na yan, tinanggal ko na yan sa ano ko, sa channel ko. Kaya syempre dapat mag-influence din tayo ng mabubuting gawain sa kalsada. Magbigay tayong example na dapat ganito, ganito, ganyan, ganyan. Huwag tayo magpakita ng mga illegal activity. Tsaka yun naman eh, lahat naman ng tao kaya magbago. Lahat naman ng tao kaya magpalit ng content. Lahat naman, di naman dyan umiikot lang sa pagiging kamote rider or what. Ang tutusin talaga, ang astig tignan ng mga rider na magpapatakbo ng mabilis. No wonder kung bakit may mga viewers na gusto ng mga ganyan. Kasi yun nga, may thrill, di ba? Parang ganun. Pero kung nakakapaglabag ka naman na sa batas, pag ganun, in my opinion lang naman, hindi na siya worth it ipakita pa. Kaya, yan, reminder na rin sa iba na yung warning ni Sir Sack about sa LTO, totoo yun, totoo yun. Nasampulan ako nun, guys. Nasampulan ako nun. Kaya sana malinaw to regarding dun sa TAE content ni Sir Sack. Yes, aminado ako, may mga TAE content ako dati pa. Pero lahat naman ng tao kaya magbago. Kaya kung kaya mong baguhin yan, baguhin mo na. Para na rin sa ikagaganda ng riding community. Hindi lang pala riding community, kundi vlogging community. So yan, guys. Inulan na kami ni Oreo, itong pusang daladala ko. Hanap lang ako na masisilungan para kahit pa paano hindi siya mabasa, no? Kawawa naman eh. So yun lang, guys. Nagbigay lang ako ng opinion ko regarding sa TAE content ni Sir Sack. Maraming salamat sa pag-load, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Kaya ayun, dito ko na lang din tatapusin yung vlog. Matagal ko nang gustong gawin tong vlog na to eh. Kaso, ngayon lang ako nakakuha ng opportunity para magbigay ng opinion sa inyo. Since, sakto, umakto naman dun sa trending na topic ni Sir Sack. So ayun, mulan na, nasa lang ulan. Yolo drill, ride safe, peace out.
Wow, lakas na ulan, buset.